paper galing sa building namin. Pababa yung MTI na sa baba lang. Kaya, samahan niyo ako. Papunta ako sa dito. Pababa na ako sa building namin. Wala pang ano. Wala pang guardia. Kasi super maaga. Madilim pa sa labas. Medyo ano pa. Kasi kailangan kong agahan kasi walk-in ako ngayon. Hindi ako naka-appointment sa konsulada at ito sa Hong Kong, sa Philippine Consulate. Kaya maaga ako. Ngayon, papunta tayo sa MTR. Ito pala yung place na ano, yan o. Yan building namin. Ano pa, madilim pa. So, ito yung maliit na mall na dadaanan ko tuwing ako'y lalabas. Super liit lang ito. Sa baba siya ng building na amin. Wala pang hindi pa masyadong maano yung mga tao. Kaagad ko. Kailangan kong agahan talaga guys kasi mahirap pag hindi naka-appointment, naka-walk-in lang. Kung hindi ka maaga, talagang yung pila super haba na pagkadating mo. Dito tayo sa MTR na station. Sakay na tayo ng train. Sana may laman yung octopus ko pala para hindi na ako maano. Ay, walang laman. Kailangan ko pakargahan. Diyos ko. So, napapaano tayo, napapa-recharge tayo ng octopus natin. Kasi hindi tayo makasakay ng kasi walang laman na yung ano ko. Negative na yung octopus ko pala. Kaya ayun. Takbo tayo kasi ba? Sana makahabol pa ng biyahe, unang biyahe. So, medyo nakahapol pa guys. So, ayan. Napaka, wala pang pasahero yung train. So, ayan. So, tayo maupo. Ayan o, may tagalinis yung ano nila. Yung train nila sa loob. Naglilinis yung tao. So, andito na ako sa loob ng train. Papuntang, ano, papuntang Philippine Consulate. So, samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Sana smooth yung, ano, madali ko lang makuha yung panibago kong kontrata. Pangatlong kontrata ko na ito sa amo ko. Sawa naman ng Diyos. Pasok na tayo sa long service. Kasi dito sa Hong Kong, pag ano, pag
third contract mo na, ibig sabihin pang ano na, 56 years mo na sa amo mo, isang amo lang, pasok ka na sa long service. Kaya, naka-ano naman tayo ng amo na medyo mabait. Kahit medyo matapukuripot, alam mo naman, inisip na matapukuripot. Pero mabait naman. So, pangatlong kutrata ko na sa kanila ito. Kaya, sa pagkakasin. Ayan na, nakaalis na kami. So, galing dito sa lugar namin is ano pa, kumbaga mag-interchange pa po na tatlong beses bago ako makarating sa pupuntahan. Kaya medyo malayo-layo yung biyahe ko ngayon. Lilipat pa ako ng tatlong linya kasi walang diretso doon eh, walang diretso, walang train na diretso doon, kaya malayo yung biyahe ko ngayon kapunta. Kumbaga ayan, bagal ng train na sinakyan ko, no ba yan? So ngayon mag-interchange na naman ako ng ibang linya papunta sa ano, isang station lang, mag-interchange na naman ako ulit. So dito ako mag-interchange na naman. So antay tayo ng train. Wala pa, hinihintay pa namin. Ayan. So, lilipat ako ng isang, ano, ibang linya. Ito na. Ayan. So, dyan ako sasakay. Dyan ako sasakay para sa another station. Tapos pagkarating, isang station lang, mag-interchange na naman ako doon. Ilipat ako ng ibang linya na naman. Lilipat ako ng ibang linya na naman.
lumipat ako ng ibang ano, ibang linya na naman. Pang-apat na interchange ko. Lilipat na naman tayo ng bagal ng train na sinakyan ko, no ba yan? Interchange na naman ako. Pang-apat na interchange ako. Lilipat na naman tayo na. Ito kami ngayon, ito, nakaupo muna kami kasi nag-aantay pa, hindi pa open. 9 o'clock pa yung open ng konsulada ng Pilipinas dito. Kaya ito pa, nakaupo pa kami. Dito. Ayan, kaupo lang na nag-fill up ng mga form.
dito kami ngayon. Ito, nakaupo muna kami kasi nag-aantay pa, hindi pa open. 9 o'clock pa yung open ng konsulada ng Pilipinas dito. Kaya ito pa, nakaupo pa kami. Upo na muna habang nag-fill up ng form kasi walang mesa dito. Ayan, upo lang na nag-fill up ng mga form. So, dito na kami, nag-ano na, pumipila na, ayan no. Ayan. Pumipila, may ano pa, kukunti pa lang pumipila, buti na lang maaga ako, kaya kukunti pa lang yung nakapila dito. Ayan. So, sana madali lang yung ano, madali lang yung pag-process ng kontrata ko ngayon, renew contract. So, ayan. May ano ako, may nakilala akong taga, saan ka ba? Kidapawan pala. Nagtagalog pa ko kanina yung pala Bisaya. So ayun. Yan na. So mamaya hindi na tayo pwedeng mag-video kasi bawal doon sa loob. So i-update ko na lang kayo pag kumbaga ano na nangyari dito sa pag-review ng contract ko, pag-process ng review ng contract ko. Daming nabigay dito ng mga flyers. Yan. May flyers na pang Canada. Itatry natin din sa online. So, see you later! So, hello guys! Karoon, nahumanang usahuan ko. Natapos ko na yung Bisaya ko pala. Dapat Tagalogin. Natapos ko na yung ano ko, yung pag-process ng kontrata ko. So, may schedule na ko sa pag-pick up. Next Sunday, pick up ko na. Kaya, salamat sa Diyos at smooth yung kontrata ko. Ang sa inyo ni mo? Ang kontrata ko, madali lang kasi maaga din ako. Mama lang po ito. Ito kami. Nagkita kami ng ano, ng mga friends ko. Ayun yung Sara ko. Ayan sila. Kumakain kami ng lunch. Kasi nagkita-kita din kami. Kaya ayan. Say hi to my vlog. Si Tumara. So, ayan. Day off din kasi nila. Kaya nakita-kita din kami. So, ngayon, natapos na ako sa ano ko, sa pag-process ng contract ko. Tapos, ngayon, hapon na. Kaya, uwian na. Pero, nag-ano muna ako ng dinner ko muna bago akyat sa building namin. Kasi para hindi tayo gutomin. So, salamat naman sa Diyos at madali ko lang na yung kontrata ko. Hindi naman ako pinahirapan, kumbaga. Kumbaga, maayos yung pagka process ng kontrata natin. Madali lang. Tapos, madali lang kasi din maaga ako umalis kanina, maaga akong nag-ano, salamat sa Diyos natapos ko na din. Kukunin ko na sa December 29 yung kontrata ko. Yung tapos na. Bawang nito. Kami na yung ano ko, yung dagahan sa tanghalian ko, isa lang. Nakakain ako ng tanghalian. Ano, mga magputuna. Ngayon kasi nag-iba yung ano eh, nag-iba kasi yung katakaran sa pagpa-process ng kontrata. Dati kasi una ka muna sa
konsulada sa Philippine Consulate, tapos last na yung immigration. Ngayon kasi una muna immigration bago ka pupunta ng konsulada, iniba nila. Kaya, pero okay na din, at least natapos ako. Dati is days lang tapos na ako lahat. Ngayon medyo ano, nakuha ko yung visa ko sa immigration last September 15. Tapos ngayon 20 na ngayon eh, so 5 days na after ko nagkaroon ng visa. Tapos makukuha ko siya sa 29, so another 9 days, 9 times 5, nagiging 13 days. Dati 8 days lang tapos na ako lahat, pero maintindihan naman natin kasi pandemic. Kaya kalmong. Napakaano nila, yung sweet and sour nila parang sweet lang, walang sour. Ano ba yan? Sinisihir ko sa inyo guys, dati pag kumakain ako sa mga restaurant, walang, yung unang sampa ko dito sa Hong Kong, walang naaano ako kasi kalimitan kasi nga dito chapstick gamit, diba? Hindi ako sanay sa chapstick. Kahit ngayon, hindi ako sanay sa chapstick masyado. Kasi sa bahay, hindi ko nagsasakit. Nagkano lang ako. Minsan sinasabihan ako ng amo ko, gumamit ka nga ng chapstick dito sa bahay, huwag kang gumamit ng kutsara, sabi ng amo ko, para daw masanay ako kasi nahihirapan daw ako pag kumakain kami sa labas. Lagi pag kumakain kasi kami sa labas, lagi ako nahihingi ng kutsara. Kaya sinusubukan ko na huwag nang mahingi ng kutsara, subukan ko kung kakayanin ba. Pero medyo nasanay din naman ng pagkumpit-kumpit, pero iba pa rin yung pag ano eh. Iba pa rin yung pag nagkutsara, iba, mas iba pa yung nagkakamay, di ba? Pag nagkakamay kasi parang sarap, lalo na pag ano, yung ulam mo ano, kumbaga, bagoong, kaya, tuyo, sarap nun. Kaya, naninis ko na yung ano, naninis ko na yung bagoong, saka naninis ko na yung tuyo. Hindi kasi ako pwedeng mag-preso sa bahay. Ganun lang. Dito kasi puro ano eh, pag nagdi-off ako, puro restaurant yung pagkain talaga. Kalimitan pa fast food. Kasi ano, mura. Ang kinakain ko pala ngayon is ito. Yan. May sabaw ako. Tapos may sweet and sour. Saka yan. So, ako lang malita. Kasi, ano, diba? Hindi ko na maano yung camera ko. Kaya, ganun. Nakakamiss yung pagkain sa Pilipinas, kaya. Nakakamiss. Lalo na pag, ano, pag sa Bisaya kasi mahilig kami sa yung tinulang may malunggay, yung bilis na isda, inaano namin yung sa Bisaya tinuwa, tapos may maraming malunggay, ang sarap kaya nun. Tapos nanimiss ko na din yung paksyo ng na tilapia at saka paksyo na tulingan. Iwan ko kung ano sa Tagalog yung tulingan. May miss ko na yung mga paktiw. Dito naman kumakain ng isda yung amo ko, pero sasyado. So, ayan. Ang hirap kumain pag nagtap. Parang naano ako. Mas masarap pati yung kutsara at saka kamay. Tatakas.
lang guys, yun yung day off ko ngayon. Tapos, ang dami kong nagawa na napunta ako ng Philippines ulit. Nag-renew ako ng kontrata ko. Natapos ko. Kukunin ko na lang sa susunod na linggo. Salamat sa Diyos. At nakapamasyal din ng konti. Tapos ngayon, nabalik na.